Yes. Yo! Okay, we're now live. Kamusta, kamusta? Happy Tuesday. Tuesday, no? Yun, si Edna Sirin. Ayos, ayos. Unang-unang guest. Okay, so pasok lang kayo no, sa webinar room natin. So ako muna yung mag-ano sa inyo. Mag-accommodate muna dito sa webinar room. And besides, ako din yung magiging coach ngayong gabing to. So ahabol na lang mamaya si, ano, si Coach Edward. So kamusta, kamusta ang gabi nyo? Okay, I hope na okay kayo. No? I hope na excited pa rin kayo. Kasi excited din ako na i-share sa inyo yung mga ilang mga skills siguro, ilang tools, ilang knowledge na pwede ko, na pwede mo rin magamit. No? So habang naghihintay tayo ng mga attendees, nakakamiss kayo, no? Nakakamiss kayo kasi ang tagal ko na, no? Tagal ko na last time na nag-coach dito sa webinar room natin. Lagi ako nasa behind the scenes lang. So I hope na okay kayo. Sa kayo, habang naghihintay tayo, sabi mo kung first-timer ka, kung ano ka na, veterano ka na sa pagbisita dito sa webinar natin. Kung tiga saan ka, saan ka nanonood. At ayun, no? So, pakilala ka dyan para mabati rin kita. Okay? Yun si Cheng. Excited pa rin, Coach Ayos. Cheng, buti na lang, excited. Kasi nakaka-excite talaga itong industriya natin, no? So, yun, si Romeo, si Armand, si Asail. Asile, Asail. Okay? Yun, si Francis. Grabe si Francis sa opisina, pero nagwe-webinar. Ayos, ayos. Okay yan. Si Joey, good evening din sa'yo, no? So, ayan, okay na. Nagsisipasukan na ang mga attendees natin ngayong gabi. So, ayun lang naman, no? Ayokong gawin natin tong webinar. I mean, itong gagawin nating webinar, no? Ayoko naman na sobrang gawin nating formal, parang ano lang. I-share lang ako sa inyo ng mga konting tips, ilang strategies, no, ilang mga tools na ginagamit ko dito sa business ko, kung paano ako nagkakaroon ng resulta para at least magamit nyo rin. Okay? So yun. So habang naghihintay din tayo, sige, sige, pasok lang, pasok. Her name, Elizabeth from Riyadh. Ayos, ayos. I'm alive again, sabi ni friend. After two days of trangkaso, grabe. O yan, ano kayo ha, magpagaling kayo sa mga may sakit dyan kasi grabe, ang lamig. Lamig ngayon, ay malamig no, talagang uso ang sipon, pati ako sinisipon din. Kaya ingat tayo, pagaling tayo no, mahalaga talaga sa atin yung energy natin. Ganun bagay, okay, okay. So hello pa si Donna, si Eric, si Friend, good evening sa'yo. Okay. Ayos. So habang, I mean, bago tayo mag-ano, no? Ang haba na ba, Francis? So ngayon, tagal na hindi nagpapagupit. Eh. Bukas siguro. Daming, ang hirap lumabas. In short, ang hirap lumabas dahil ang lakas ng ulan. No? Si Romeo, init naman daw sa Saudi. So yun. So sige, bago rin tayo magsimula, no? Gusto ko rin malaman kung sino dito yung members at saka non-members ng IM, no? Kasi sa totoo lang, i-share ko sa inyo, more on may pagka-internet marketing siya. Pero kahit na offliner ka, no? Kahit na offliner ka sa ginagawa mo, magagamit mo pa rin siya. No? So sino dito ang member at sino dito ang non-member? Sige nga, i-type mo diyan kung member ka, i-type mo rin kung non-member ka. Okay? Ano yung nakaka-excite dito yun, sa community na to? Yan, ayan, dami rin member. Si Kenzo, si Eric, si Arman. Kung non-member ka, okay lang ha. Sabihin mo dyan, maging proud ka rin, no? Kasi, syempre, ginagawa mo rin yung business mo at gusto rin kita i-congrats, no? Na nandito ka. Okay? Na mas tututunan mo tong mga strategies natin. Okay. Yan, si Chen. So, mostly mga members yun. Non-members, si Friend. Ayan, si Cesar, si Ariel, free member. Okay, so, ayos yun ha. Gandang ano yan. Ariel. Remember nga naman, tama. Member na coach, member. Okay, so mostly no, mga members. Pero ni-welcome ko din yung mga non-members. Kasi actually itong isi-share ko sa inyo, no, hindi lang siya pang member. Okay, gusto ko talagang hindi lang to para sa mga members. No? Gusto kong makapag-reach out sa maraming mga entrepreneurs. Gusto kong, alam mo yun, na mag-apply mo rin itong mga isi-share ko sa inyo, no, para magamit mo rin sa business mo. Kasi yun yung talagang purpose ko kung ba't ko rin ginagawa to, no? Kasi gusto kong magka-resulta ka this year.
Okay, kasi dito sa business natin, kailangan mo lang talaga, I mean, kung confused ka, no? Confused ka, frustrated ka talaga, naniniwala ako na isang resulta lang muna ang kailangan mo, at least magkaroon ka ng first starting step mo doon yun. So members, hindi pa si Jonah, si friend, ayos. Okay, yan. Okay, so dito, ngayon naman, gusto ko naman malaman, no? Kung agree kayo dito, or I mean, kung nararanasan nyo rin to. Sino dito sa webinar room natin, yung parang nafa-frustrate sila kapag, isa sa pinakamalaking problema nila sa business nila kapag nakakausap nila mga hindi interesado. Yung mga ganun. Alam mo yung ganung klaseng problema, no? Yung parang gets mo, naiintindihan mo na kailangan mo ng prospect, no? Naiintindihan mo na kailangan mo ng prospect. Pero doon sa step na 'yon, okay? Doon sa step na 'yon na alam mo 'yung sa step na hindi ka makaalis doon sa step na 'yon, yung alam mo 'yung nakakausap mo lagi ay hindi interesado. Yung mga ganun, dahil doon parang napipigilan ka. No? Sino dito 'yung nakakaranas ng ganung 'yung ngayong problema? Okay, 'yung may problema ka ngayon sa business mo sa ganun, no? Na hindi ka makaalis sa step na 'yon, sa stage na 'yon, yung alam mo yung palagi na lang hindi interesado yung prospect mo, na hindi ka makausad dun sa step na yon. Sino dito yung nakakaranas ng ganun? Kahit member, kahit na may system tayo, okay, baka nararanasan mo yon, so mag-comment ka lang dyan kung ikaw yon. Kasi kapag nararanasan mo yon, okay, kapag nararanasan mo yon, yung hindi ka makaalis sa stage na yun, yung pag-uusapan natin ngayon, okay? Yung alam mo yun na gets mo na eh. Gets mo na talaga na kailangan mo ng prospect. Gets mo na na kailangan mo mag-close ng sale. Gets mo na alam mong kailangan mo magpakita ng marami dun sa ano mo, business mo. Pero alam mo yun, lagi ka napipigilan na parang malaking pader kapag nakakausap mo yung mga hindi interesado, yung mga ganun. Okay? So si Friend, okay, si Dominic, si Ariel, si Joe Marching. Okay? So okay lang yan, no? Kapag nararanasan mo yan ngayon, okay? Okay lang yan. Kasi alam mo, dito sa business natin, sa tingin ko, almost all naman na nararanasan yan. Kaya kapag nandyan ka, gusto rin kita i-congratulate, no, sa ganyang stage. Kasi ibig sabihin niya, naggumagawa ka ng action. Mas kinakabahan ako, no, sa totoo lang, mas kinakabahan ako dun sa mga taong hindi nakakaranas yan. Kasi wala siyang ginagawa, in short, no? Wala siyang ginagawang action, wala siyang nakakausap na prospect, wala siyang na experience na bago. So kapag nararanasan mo yan, I congratulate you na gumagawa ka ng action, na seryoso ka sa negosyo mo, na gumagawa ka doon. Pero naniniwala lang ako na may kailangan ka lang parang step, may kailangan ka lang na parang breakthrough, may kailangan ka lang na parang idea or skill, okay, na matutunan. Okay? So yun, si Imelda. Ang dami rin, no? So titignan mo na maiging chat natin. Okay? Sa tingin ko, 90% or 80% or mga ganun, 85 to 90% siguro sa webinar natin, sa members. Yun, na yun yung nararanasan, no? Kaya okay lang yan kung nararanasan mo yan kasi hindi lang ikaw. In short, hindi lang ikaw. Okay? So, pero yung maganda dyan is gawan natin ng paraan kung paano natin masusolusyonan yan. Okay? So, bago muna tayo pumunta doon, kasi i-share ko sa inyo kung napapansin niyo yung title kanina, no? Yung simple marketing tool na ginagamit ko kung paano ko na-reach yung pagiging top 4 income earner dito sa business na ginagawa ko. Okay? So, ayan, i-share lang ako sa inyo. Wait lang, ha? Yup. Okay. So, yan. Okay? So, eto lang naman, no? Yung reason lang naman, no, kung bakit ko pinakita to. Alam ko, yung iba sa inyo nagfa-follow sa social media ko, nakita nyo na tong post na to. Pero yung reason kung bakit ko rin pinakita to is kasi gusto kong ipakita lang sa'yo na, no, yung mga itong ituturo ko sa'yo, it works. Okay? It works na may document siya, no, na totoo siya na, yun na nga, na top 4 income earner ako dito sa business na ginagawa namin. At saka, hindi lang to puro teorya. Okay? At hindi ko pinakita to, no, para lang maging proud na ganyan, pero gusto ko lang i-share sa inyo na pwede rin mangyari sa iyo to kasi ito rin yung mismong ginagawa ko, ito rin yung mismong ginagamit ko at kahit nung tipong nagsa-struggle pa ako sa business ko, yan yung nararanasan nyo ngayon, dati yan din yung nararanasan ko.
Tingin ko ng mga ano yan, ng mga 2013 to 2014, yan yung talagang napakalaking problema na naranasan ko. Nagigets ko siya, no, na kailangan maraming mga tao ang makakita, pero hindi ako makaalis sa stage na yon, no, na puro hindi interesado yung nakakausap ko. Okay? Yung tinuro pa nga sa akin yung talaga dati na lahat ng friends mo, lahat ng friend list mo, no, kausapin mo tungkol sa business mo. Okay? Pero yun na nga, hindi maganda yung nangyari doon. Lalo na ubos ng mga kaibigan ko. So, nung natutunan ko to na i-share ko sa inyo ngayon, itong marketing tool na to, at kung paano siya gamitin, okay, ito yung mismo nagbigay sa akin ng breakthrough na from struggling, nagawa kong dire-diretso papunta dito sa pagiging all-time na top 4 income earner. Dati, iniisip ko lang to, dati pinapangarap ko lang to, pero yun, dahil nga dun sa isang breakthrough na yun, nangyari siya. Okay? So, bago doon, no, bago tayo pumunta doon, may gusto lang din ako i-share sa inyo. Okay? So, ako nga pala, no, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Raymond Gerald Tabake. Ayun, dati akong teacher. Okay? Siguro 3 years ago, 2013, yung pinaka last time ko nagturo. Okay, so kung makikita nyo, kung mahanap nyo ako dyan. Okay, so yun yung mga estudyante ko dati. Pero, ito lang yung napansin ko no, nung pagiging estudyante, na may pagiging teacher ko dati. Dati naalala ko, nung siguro 2010 to, dati nagtuturo rin ako sa ano eh, bago ako maging professional teacher. Okay, bago ako naging professional teacher, nagturo muna ako sa public, okay, parang ano siya, parang sabihin natin na, paano ba to? Sabihin natin na practicum, no, practicum or practice teaching, no. So, yung 2010 na yun, no, nagtuturo ako sa public school, okay, isa yun sa pinakamahirap, okay, pinakamahirap na challenge na naranasan ko, nagtuturo ako, no, kasi, ewan ko lang kung sino sa inyo, no, kung nag-aral ka sa public school, okay. Sino kaya dito yung nag-aral sa public school? No, medyo iba talaga environment doon. Naalala ko dati, pag pumapasok ako sa public school, okay? Pag pumapasok ako sa public school, naalala ko yun na ang hirap magturo. In short, ang hirap talaga magturo. Kasi karamihan ng mga estudyante talaga doon ay parang napilitan lang, no? Napilitan na pumasok doon. So, nangyari dito, nung public school teacher ako, naalala ko, binigyan ako ng first assignment ko. Sobrang excited pa ako nung time na yon. Okay? Sobrang excited pa ako nung time na yon. Tapos nangyari, binigay ata sa akin yung class 22, no? Class 22 kasi sa public school ganun yung mga section doon eh. May star section, 'di ba? May star section, may class 1, class 2, class 3. Yung class 1 yung talagang lahat ng masisipag, yung ganun, na yung mga star section. Tapos class 2, class 3, tapos napunta sa akin class 22 out of 25. No, grabe talaga yung panahon na yon. Okay, talagang kahit sobrang excited ako, pero yung naisip ko yun, okay, talagang naalala ko yun, nasa listahan ko ng class list ko na binigay sa akin, 40 plus or 50? 50 ng mga estudyante yung binigay sa akin. Okay, 50 ng mga estudyante. Tapos naalala ko nung pumapasok lang yun, siguro mga 10 lang. Okay? Na yung mga ano doon, yung mga ibang estudyante doon, nakikita ko naglalaro sa labas, hindi pumapasok, yung ganun. Pero wala akong magagawa doon kasi libre nga naman, 'di ba, public school. Yung ganung klase mga bagay. Tapos nung nangyari dito, naalala ko pa dito na nagtuturo ako. Okay, naalala ko pa yun, na habang nagtuturo talaga ako, minsan may naghahamunan ng sapakan, yung mga ganun, nag-aaway sila sa likod. Ang hirap. In short, ang hirap talaga. Ang hirap nung panahon na yon. Pero ito yung nakakatuwa dito, no? Sa class 22 na yon, okay, tapos 10 lang yung pumapasok, naalala ko yun, meron ako doong tatlo talaga na sobrang sipag, no? Sobrang sipag nila mag-aral, no? Tapos, yung nakakatuwa dito, sobrang dali lang, no? Sobrang dali lang nilang kausapin, sobrang dali lang nilang utusan. Kasi talagang, ano, may goal sila na gusto nilang pumasa. Okay, may goal sila. Minsan pag kinakausap ko sila sa labas, okay, nagtatanong ako sa kanila, kamusta sila sa bahay nila or sa yung buhay nila, no? Naalala ko,
yung reason daw ba't sila pumapasok, no? Yung reason bakit sila nag-aaral ng mabuti, okay, ay kasi yun na nga na gusto nilang paalisin. I mean, di nang paalisin, no? Gusto nilang iahon pala. Gusto nilang iahon yung magulang nila sa kahirapan. Yung ganong klaseng mga bagay. Tapos, tinanong ko naman yung ano, tinanong ko naman yung mga nasa likod, yung mga laging nag-aaway, yung mga laging, naalala ko talaga yun, nagtuturo ako, grabe yun, gulo, gulo talaga yung mga nasa likod, nag-ahamunan bigla, nagsusuntukan, grabe, grabe yung panahon na yun. So tinanong ko naman, ano meron sa kanilang dalawa. Yung madalas, sinishare nila yung, minsan, ang hirap pa nga nila kausap, minsan, sinasabihan pa ako, kay teacher nila ako, minsan sinasabihan, ano ba pakialam mo, sir? Minsan gumaganon sila, no? So, talagang alam mo yung napilitan ng pumasok dahil kailangan lang nilang pumasok. Tapos tinatanong ko yung dahilan nila, bakit sila ganun, no? Bakit sila nakikipag-away. Nalaman ko pala, sa mga teacher pa, hindi sa kanila, nalaman ko rin na yung parents daw nila, wala na, in short, wala na yung parents nila. Alam ko yung, minsan yung magulang nila, yung minsan, sa tingin ko naalala ko yung nanay ata nila, nag-asawa na ng iba. Tapos yung tatay nila daw na sa preso, no, nasa bilanggo, yung ganong klaseng mga bagay. So parang wala na silang pakialam, in short, yung ganong klaseng mga bagay. Pero yung nangyari doon, no, yung mga nakakausap ko sa harap, yung tatlo, no, yung tatlong na inaasahan ko dun sa klase, ang dali lang nila kausap, no, ang dali lang nila kausap. Tapos every time na kapag may inuutos ako sa kanila, lagi sila yung naano ko, lagi sila yung kinakausap ko, lagi sila yung nauutusan ko. In short, ang dali lang nilang kausap. Okay? Kasi yung pala, kung bakit ganun, dahil yung pala may reason why sila, no? May reason why sila, may goal sila. Okay? Wait lang. May goal sila para kung bakit nila ginagawa, no? Bakit ginagawa nila yung negosyo nila. Okay? Tapos, yung nakakatuwa pa dito, actually, basically ganun yung nangyayari, no? Ganun nangyayari din sa klase din. Sa apat, sabi natin sa tatlong taon ko, okay, tatlong taon ko nagturo. Tingin ko 2010 to 2013. Oh, tama. 2010 to 2013, no? Sa experience ko. Kasi first pa lang yun in 2010. Tapos na-prove ko rin, no, sa bandang huli, no? Bandang huli 2011. Wait lang ah. Wait lang, silent ko lang. So, ayun. Nung mga ano, 2011, 2012, 2013, na-prove ko rin, I mean, napansin ko rin sa mga na-handle kong mga klase, may mga estudyante talagang, alam mo, napakadali lang kausap, tapos may mga estudyante din na hindi madaling kausap, in short. Ibig sabihin, may ibang approach para doon. Okay? Pero, yung nakakatuwa kasi dito, no, in short, kaming mga teachers, no, para kapag may ipapagawa kami doon sa mga estudyante or may goal kami na kailangang ipagawa, okay? Minsan, nag-ano kami, namimili kami ng mga estudyante kung sino talagang yung aligned doon, okay? Kung sino doon. Kasi kapag may iba kasing teachers, lahat ng estudyante ginagawa nila, pinipilit nila na makisama ng ganun. Pero ang hirap pala kapag ganun. Okay, kailangan doon sa mga klase na yon, kailangan may mga ipipili kang parang mga leaders. Okay? May mga ipipili ka na dapat na may same goal, na mayroon same din vision. Okay? So in short, dito, nung nagtuturo ako, no, nung nagtuturo ako, nagka-qualify ako ng mga estudyante. Okay? Nagka-qualify din ako ng mga estudyante sa mga task na ipapagawa ko. Okay? Katulad, kapag alam ko yung estudyanteng yun, medyo, sabihin natin, medyo tamad-tamad yung ganun, okay? Hindi ko siya inuutusan, in short, no? Hindi ko siya inuutusan kapag may kailangan akong paggawa. Kasi may kailangan na ibang, may ibang approach sa kanya, okay? Pero kailangan mapipili mo kung sino, okay? Yung ganung klaseng mga bagay, no? Napansin ko rin to nung nagtatrabaho din ako. Yung mga key leaders, no, sabi natin sa trabaho, yung mga manager, yung mga ganun, sabi namin sa amin, yung principal, okay, may mga ina-assign lang siyang mga teachers para gawin yung isang task. Okay? Pero kapag nagkamali siya ng assign dun sa isang maling teacher, no, sabi natin yung teacher na yung matamad-tamad, no, walang, parang alam mo yun na parang, sabi natin,
wala siyang bigger goal, yung ganong klaseng mga bagay, okay? Mahirap, no? Mahirap talagang, mahirap na magawa, no? Mahirap magawa yung goal na yon. So, yun yung mga ano yun, yung mga naranasan ko dito. Pero ano ba yung ano dito? Ano ba yung sabi niya, ano ba yung moral lesson dito sa kwento na to, no? Ano ba yung moral lesson dito para makapag-move forward or para at least makagawa ng paraano para ma-apply mo rin sa business mo? Ang gusto ko sana i-share sa inyo na leaders qualify their prospects, no? Dito sa business natin, okay? Dito sa business natin, tinuro sa akin no, nung nagsisimula ako, tinuro sa akin lahat talaga ay dapat prospect mo. Okay, lahat dapat ay offera mo, lahat dapat ay kausapin mo. Okay, pero walang nagturo sa akin na dapat pala kina-qualify mo yung prospect mo. Okay? Actually hanggang ngayon, no, hanggang ngayon ito pa rin yung parang core value na ginagawa ko dito sa business ko na dapat i-qualify mo yung prospect mo. Okay? Ngayon, paano mo ika-qualify yan? Okay? Kasi dito, no, parang dun sa kwento ko, okay, parang dun sa kwento ko, parang ganito eh, parang sinabi sa akin ng mentor ko na lahat ng estudyante mo, okay, lahat ng estudyante mo na utusan mo, no, ganun. Okay, parang ganun eh. Pero kailangan pala, may mga pili ka lang dyan na mauutusan mo para mag-move forward yung klase. Okay, so sa business, kailangan yung mga taong makakausap mo ay dapat qualified na qualified mo. Ibig sabihin, may same vision, may same goal. Okay? May same reason kung bakit nila gusto gawin yung negosyo mo. Okay? Kaya nga na kaya nauso yung FORM, 'di ba? Yung FORM yung form yung kausapin muna siya about sa family niya, kausapin muna siya sa occupation niya, kausapin muna dun sa ano sa recreation niya, ano yung ginagawa niya, no? Tapos anong message or money yun, 'di ba? Message or money, magkano ba kinikita niya or paano mo i-offer, 'di ba? Kasi yung tinuro sa akin dati, basta nasa friend list mo, kausapin mo tungkol sa business. No? Pero walang sinasabi sa akin na dapat pala, yun na nga napipiliin ko, no. So, ginawa ko dati 'yon, lahat talaga ng friends list ko sa Facebook, sige to. Basta ito yung key idea lang naman sa totoo lang ha, sa buong webinar na to, no, gusto ko ito yung maging key idea para sa iyo kasi itong key idea na to, okay? Ito talaga yung tumulong sa akin na mag-produce ng six figures dito sa business na ginagawa natin. At saka maging top 4 income earner dito sa business na ginagawa ko. At kahit na sobrang gasgas na to, no, sa totoo lang, kahit sabihin natin sobrang basic na siya, sobrang konti pa lang talaga nakakapag-apply nito. At ito yung nakakalungkot, no? Ito yung nakakalungkot talaga na kanina, diba? Kanina na sinabi nyo, no? Ang daming ano, sinabi nyo kanina, ang daming namoproblema dito. Kasi kailangan talaga, you have to qualify your prospect. Kanina may nakita ako sa chat box kanina na ayun na nga no, dahil doon malapit na siya mag-give up. Pero kapag naunawaan mo tong core idea na to, sa totoo lang nakaka-enjoy gawin tong negosyo to. Okay, nakaka-enjoy siyang gawin. Okay? So to bago muna doon no, ibalik ko lang muna. Yun, sabi ni Mark no. FORM, Family Occupation Recreation Money or Message para i-qualify ang prospect. Ayun. So ayun eh. Si Jonah mag-share. So, yun yung gusto ko sana i-share sa inyo. No? Nung nagsimula kasi ako dito, lahat talaga kinausap ko in short. No? Naalala ko yun kahit na hindi ako marunong sa sales. Okay? Kahit hindi ako marunong sa sales, kahit yung mga katrabaho ko dati, kinakausap ko tungkol sa business ko. Naalala ko pa nga dati ito, ha, nakakahiya talaga na i-share sa inyo. Pero sige, i-share ko na, sanip ko na rin sa inyo. Alam mo ba, sa totoo lang, ha, nakakahiya talaga dati. Okay? Kahit estudyante ko, muntik ko ng operan. Ang pangit tignan, no? Ang pangit tignan. Alam mo yan, ang sakit sa loob. Pero muntik ko na siyang gawin. Okay? Dahil sa sobrang desperado ko. Dahil sa turo na yun, no? Dahil sa turong yun. At buti na lang hindi ko siya tinuloy. Okay? Kasi grabe, imagine mo yun. Sabihin natin, ano, sabihin natin na parent, sabihin natin parent ka na estudyante na tinuturuan ko. Imagine mo yun, no, narinig mo sa anak mo yun, no, na inoperan ko yung anak mo. So, ang inoperan ko ng ano ng business opportunity, no. So, grabe, no. Ganun ako kadesperado dati. Okay? Pero kasi hindi ko nalalaman na kailangan mo nga i-qualify. Okay? Ngayon, paano mo to i-qualify nga, no? So, dito kasi, no, dati,
kinausap ko, I mean, yun na nga, yung mga kausap ko dun sa Facebook, kinausap ko silang lahat. Sa totoo lang, yung mga nasa friends list ko, okay, sa Facebook, nakakatawa nga, wala talaga sa kanilang sumali. Kasi nung kinausap ko siya, wala talaga silang desire, in short. Pero yun na nga, nagkamali din ako kasi mali-mali nga yung approach ko. Pero yung dapat doon, tuloy-tuloy ka lang sa paggawa. Okay? Ngayon, paano ba sinabi yun? Paano mo ika-qualify yun? Unang-una, yung ginawa ko nung nag-uumpisa pa lang ako, hindi ko pa alam itong mga tools na to. Ginawa ko yun yung FORM, yan yung tinanong, yung ginawa ni Mark, yung sinabi nga ni Mark. No? Kinausap ko sila, kinamusta ko yung pamilya nila, kinausap ko yung kamusta yung trabaho nila. Tapos nangyayari, kahit na sinasabi nila na okay, kahit sinasabi nila na okay sila dun sa trabaho nila, ang ginagawa ko pa rin, pinupush ko pa rin yung opportunity ko. Okay? Pinupush ko pa rin siya, kaya lalo ako na-frustrate. Okay? So baka ito rin yung nangyayari din sa'yo, no? Kung sa tingin mo, no? Katulad, ginagawa mo naman yung FORM, kinakamusta mo yung pamilya nila, no? Kinakausap mo pa rin siya, pero kasi, yun na nga eh, na dahil na nga doon, siguro kulang yung prospect mo, kaya mo siya nagagawa. Okay? Pero yun na nga eh, kailangan kasi malaman mo kung kailangan na kailangan talaga ng prospect mo yon. Ngayon, pag wala ka ng marketing tool, okay? Kapag wala kang ginagamit na marketing tool, medyo mahirap talaga siya, mano-mano talaga siya. Pero nung natutunan ko tong marketing tool na to, yun yung nagbago talaga sa ng buhay sa akin, ng buhay para sa akin. You know? So actually, yun na nga, ginagamit ko is landing page. Okay? Yun yung mismong ginagamit ko. Ngayon, ano ba yung kahalagahan nito, no, nung landing page? Kung bakit ko gusto talaga i-share sa inyo itong tool na to, kasi ito talaga yung mismong lumigtas sa buhay ko. Dati talaga, kasi nakaka-stress talaga siya sa totoo lang. Alam mo yun, yung pakiramdam na lagi ka nare-reject. Okay? Yung pakiramdam na, alam mo yun, na palagi kang alam mo yun na hindi mo nalalaman kung qualified ba yung prospect na yun. Okay? Pero dahil dito sa tool na to, no, parang naging rejection free siya, in short. Okay? Tapos ang dali lang, sa totoo lang, kasi i-message mo lang siya papunta dun sa landing page mo. So parang ganito eh. Dati nga yun, nagtuturo pa ako, naalala ko yun na medyo ano ko eh, old school talaga ako magturo, in short. Talagang alam mo yun, gamit ko lang chalk lang talaga at saka blackboard. Tapos yung mga co-teacher ko, no, yung mga katrabaho ko, gumagamit sila ng mga videos, yung mga ganong klase mga bagay. Napansin ko, habang nagtuturo ako, nagamit yung chalk lang, no, chalk at saka yung blackboard lang. Nakikita ko, napapansin ko, siguro mga 80% natutulog. Okay, bored na bored talaga sila. Okay? Talagang alam mo yun na parang nagsasawa sila sa ganun. Pero kapag nilagyan mo ng videos, nilagyan mo ng mga pictures, talagang alam mo yun na nakaka-engage talaga sila. So in short, kapag gumagamit ka ng tools, no, mas madali talaga. Okay? Kasi nung dati nagsisimula ako, hindi ako gumagamit talaga ng tools. Pero nga dito, yun yung gusto ko i-share sa inyo. No, paan. At saka mamaya din, papakita ko na sa inyo kung saan kayo makakakita ng mga tools na to. Okay? So yun. So ayan eh. Yun, sabi nga ni Mark, diba, pre-qualification daw. Okay? Kasi kung bakit ito lang yung gusto ko iwan sa inyong idea, no? Napakahalaga talaga niya. In short, napakahalaga talaga na i-qualify mo yung mga prospect mo. So ito, ano ba tong tools na to? Papakita ko sa inyo. Okay. So ito. Ito yung isang tool na ginagamit ko, no, para makapag-qualify. Okay? Kasi napakahalaga talaga niya na ma-qualify mo yung prospect mo. Okay? Ito, nakakatuwa tong tool na to kasi I mean, ito, itong saktong landing page na to. Okay? Ito yung mismong nag-produce, I mean, alam ko itong landing page na to, nakapag-produce to ng 600 prospects. Okay? Qualified prospects na nagbigay sa kanila, nagbigay ng email. Yan. Ngayon, paano ko masasabi na, paano mo nasasabi na makakwalify mo yung prospect mo? Kasi, kaysa sabihin ko, no, kaysa magpresenta ako sa chat, dito ko sila pinapapunta. Ngayon, kapag sinasabi niya sa akin, basta Raymond, i-presenta mo na lang sa akin. Mga ganun sinasabi. Ayoko ilagay email information ko. Okay, mga ganun klase mga prospect. Mostly dinidisqualify ko na yung mga prospect na yun. Okay, kasi kapag hindi sila willing na maglagay ng email information nila dito, okay, proven na yun na hindi sila qualified para sa akin. Okay, proven na yun kasi
kapag gusto talaga ng prospect mo yan, okay, gagawin at gagawin talaga nila lahat yan eh. Okay, yun pa yung isang idea na gusto ko i-share sa inyo. Kailangan, yung product mo or yung offer mo, siguraduhin mo yung prospect mo talaga ay kailangan na kailangan niya. Kasi kapag kailangan na kailangan talaga niya, gagawin at bibilin niya talaga kahit kaano pa kamahal yan. Okay? Yung ganong klaseng bagay. Katulad, kapag nag-offer ka ng weight loss product, okay, siguraduhin mo talaga na kailangan talaga niya yan. Okay? Kasi mahirap kapag, alam mo yung lahat, inoperan mo. Hindi niya makikita yung need eh. Makikita niya yung presyo. Kailangan kasi yung goal mo, yung hindi na niya makita yung presyo. Yung makita niya lang, yung maitutulong yun sa kanya. Okay? Ito yung mga key ideas na gusto ko sanang maiwan sa inyo. Okay? Na yun yung ibig ko sabihin pag sinabi mong qualify. Kapag nagpakita ka ng presyo, hindi niya nakikita yung presyo. Okay, nakikita niya kung ano yung maitutulong yun sa kanya. Yun. So, dahil dito sa tool na to, ito rin yung mismong ginagamit ko no, para kitain ko yung resulta na ginagawa ko. Actually, dati, nung hindi ko pa alam tong tool na to, doon ako nagsastruggle talaga. Kasi ang ginagawa ko, nagpepresenta ako sa chat talaga. Okay, nagsa chat, minsan nakikipag-meet pa ako, yung ganun. Pero hindi na nga eh, dahil wala akong qualifying tool na to, hindi ko malalaman na qualified talaga siya. Okay? Tapos mangyayari, kapag nilagay nilang email information nila dito, of course, mapupunta sila dun sa presentation. Okay? Sa video presentation na ginagawa namin or sa video presentation ng business namin. Tapos sinisigurado ko na sila yung mismong pumunta sa akin. Sinisigurado ko na sila mismo yung lumapit sa akin. Ngayon, kapag walang lumalapit sa akin, focus ko yung energy ko na magpapunta ng maraming tao dito. Okay? Hindi ako nagfo-focus sa isang tao. Okay? Kailangan yung goal doon is yung prospect mismo yung kumausap sa'yo. Kailangan magawa mo lahat ng maaring gawin para ma-qualify mo yung prospect mo yun. One idea na isang strategy or isang tip na pwede mong gawin is dapat yung prospect mo yung mismo mag-inquire sa'yo. Hindi ikaw yung pupunta sa kanya, hindi ikaw yung mangungulit sa kanya. Kasi dito sa business na ginagawa natin, no? Depende sa anong strategy mo, ano yung nag-work sa'yo eh. Kasi, ito yung strength ko eh. Para sa akin, ito yung strength ko. Ito yung kasing gusto kong i-share sa inyo. Kailangan mag-focus ka dun sa strength mo. Okay? Mag-focus ka kung saan ka nag-e-enjoy. Kasi sinubukan ko talaga yung tinuro sa akin sa offline na lahat kausapin mo. Hindi ako nag-enjoy dun eh. Okay? Hindi ako nag-enjoy na ma-reject. Hindi ako nag-enjoy na wala na akong prospect. Hindi ako nag-enjoy na kumausap ng mga tao sa mall. Naalala ko yun, kumakausap ako sa mall. Alam ko yun, yung may mga tao na nakatayo lang, tapos nakasabi natin, ano ba yung tawag doon, nakasandal doon sa mga railings, no? Yung mga katulad sa, naalala ko yun, sa Mega Mall pa yun. Yung gitna, may mga railings doon. Naalala ko yun, may mga taong nakasandal doon, no? Naalala ko, kasama ko pa yung girlfriend ko, sinasabi ko sa kanya, kausapin ko na ba to? Ginaganon ko siya. So sabi niya, sige, kausapin mo. Kinausap ko. Tapos, grabe, isa rin yung sa pinaka nakakahiyang nangyari sa akin. Naalala ko yun na, hindi niya ako pinansin. Nakatitig lang siya sa akin. Tapos nangyari na, naalala ko pa nga, binockoutan lang ako eh. Okay, abang nagpipresenta ako, binockoutan lang ako. Kasi yung hiya talaga ako noong time na yon. Tapos, yung nakatingin pa siya sa akin, alam mo yun na parang, ano ba yung parang ganun, yung parang, alam mo yun, parang, yung tingin niya yung parang scam yung ginagawa mo, no? Yung parang, ayaw niya sabihin, no? Pero yung nasa tingin niya yung parang ganun, no? Totoo ba yung ginagawa mo? Totoo ba yan? Dami na, parang ganun yung pakiramdam, no? Totoo ba yung sinasabi mo? Yung mga ganun, kumita ka na ba? Yung ganun, no? Kahit hindi niya ako kinakusap. Kasi syempre, nahiya din siya at saka kinakabahan din siya. Yung ganun klase yung mga bagay. So, nung natutunan ko to, no, tong tool na to, yun, doon nagbago lahat eh. Kasi nangyayari na, yun na nga, yung mga nakakausap ko lang, yung mga mismo nag-enter ng information dito. Kasi once na nag-enter siya ng information dito, alam mo na na-qualified ka kasi ikaw mismo, diba? Ikaw naman mismo, hindi ka naman basta-basta, 'di ba? Hindi ka naman basta-basta na maglalagay ng information dito sa internet, 'di ba? Ngayon,
baka kasi 'di ba sabihin ng iba na paano naman yan, Raymond, paano kung wala akong ganyan, paano kung wala akong ganyang klaseng tool, paano kung magagawa yan? May mga iba-ibang paraan kasi kung paano mo makakwalify yung prospect mo, pero yung key idea dito is kailangan mo siyang makwalify. Okay, so wait lang, share ako ng mga ilang pang tips, no? So ayun eh, basta yun yung gusto kong maiwan sa inyo, no? Kailangan nyo i-qualify. Kailangan nyo i-qualify. Okay? Kailangan nyo talaga i-qualify yung prospect nyo. Okay? So, paano yun, no? Paano mo malalaman na i-qualify? Kailangan siguro din mapagkausap mo. Alam mo yung parang nalulungkot siya sa ano niya, sa financial situation niya. Yung ganong klase mga bagay, no? Katulad yun, naalala ko kapag, katulad, nagtanong ako, no, ng FORM. Tinatanong ko siya tungkol sa finances niya. Sinasabi niya, marami siyang utang, nung ganung klase mga bagay. Minsan nag-share pa siya na may mga kailangan pa siyang paaralin, no? May kailangan siyang paggamutin. Yun yung ibig kong sabihin, no, na kailangan mo i-qualify. Pero pag may nakausap mo na okay lang, masaya na ako sa trabaho ko, masaya na ako sa kinikita ko. Yun yung wag mong kukulitin, yun yung wag mong pipilitin, kasi kapag pinilit mo 'yan, okay? Kapag pinilit mo 'yan, minsan naawayin ka pa or minsan alam mo yung nakakapagod na nakaka-drain ng energy kasi malaking chance talaga na isi-scene zone ka lang niya. Okay? Pero kapag nakita mo ng ganun, tapos sinabi mo katulad, nakita mo nga nakita mo na may problema siya ng ganun. Pwede mong sabihin na may pwede akong maipakita sa iyo. Okay? May maaari akong pwedeng maipakita sa iyo na baka makatulong siya sa sitwasyon mo, lalo na't kapag kailangan mo paaralin yung mga anak mo. Sa tingin ko makakatulong sa pagpapaaral sa anak mo. So kailangan, ano mo yung message, kailangan i-relate mo lagi dun sa shinare niya sa'yo. Ayun. Si Nats daw, nakakirita din sa yung mga personal questions. Okay? So yun eh. Kapag napapansin mo, minsan din ako ganun eh, kapag may nakakausap ako na parang ayaw nilang sagutin, no? Ayaw nilang sagutin yung mga personal questions, okay, hindi ko na rin sila masyado ni-entertain eh. Okay? Kasi doon pa lang, parang okay pa sila, masaya pa sila. Parang ganun. Hindi ko na kinukulit, hindi ko na pinipilit. Okay? Yung ganun. Ngayon, yun yung mano-mano na style. Okay? Kapag harap-harapan sa chat mo ginawa, yun yung mano-mano. Pero kapag may mga ginagamit kang katulad ng tools, ng yung ganun, ng landing page, makakaalis ka na doon sa FORM. Makakaalis ka na doon sa style na yun. At kapag ayaw nila, of course, i-re-reject nila to. Okay, yung tool na kanina kong pinakita sa inyo. At least hindi ko yun na-reject. No, so yun yung ibig ko sabi na yung kanina, yung shinare ko sa inyo, kapag nagtuturo, di ba, mas madali pa rin kapag may tools ka. Okay? Kaya yun. Ngayon, sabi natin, oh, sige Raymond, ganun, offliner ako. Saan ako makakita ng mga tools na ganyan? So, ito yung pwede kong i-share sa inyo, no? Andito tayo, no? Meron akong alam na isang website na pwede mong gawin or gamitin is ito, lead pages. Dati dyan din ako gumawa, pero sandali lang ako dyan eh. Okay, sandali lang ako dyan kasi medyo pricey siya. Pero, ayan, kung makikita nyo yung video, diba? Drag, click and drag lang siya. Pero kung makikita nyo kasi yung pricing niya, okay, kung makikita mo yung pricing niya, 25 a month lang nga. Okay? So yun eh. Pero dyan ako nagsimula dati kasi napansin ko dati na yun nga, ang hirap ng mano-mano na ginagawa. Okay? Kaya nag-invest talaga ako sa ganyang klaseng tool kasi nakita ko naman yung ikagaganda eh, no? Nakita ko naman ikagaganda. Kaya nag-invest ako dyan nung nagsisimula pa lang ako. Okay? Pero ngayon, nakakatuwa dito kasi alam ko, dahil doon, no, matagal na to eh, 2014 pa to or 2014 to 2015. Pero no nga, nung tumagal na, eto, pwede ka magsimula dito, no, sa getresponse.com. Okay? So sa GetResponse, meron ditong landing pages sa pwede kang gumawa. Ang alam ko, pwede kang gumawa dito ng free account, 30 days na pwede kang gumawa. Tapos pwede kang gumawa na at least ng libreng landing page dito. Okay? So, pwede kang gumawa at least ng isa na pwede mo nang magamit ngayon na. Okay? So, yun yung nakakatuwa doon, yung nakaka-excite din doon, no? Kasi nakakatuwa lang dahil kahit na ngayon, no, pwedeng-pwede mo na siyang maggamitin tapos i-click drag mo lang siya para magawa siya. Okay? So, ayun. So, pwede nyo na siguro ako, actually may training ako kung paano siya gawin, no? Pwede nyo na siguro ako i-PM mamaya, no, kung saan nyo makukuha yung training na yun.
Okay? Pero yun yung ano eh, yun yung, yun, I hope na nakita nyo, no, gano'ng kahalaga or gano'ng ka-powerful itong tool na to. Lalo na kapag sa tingin mo parang nafa-frustrate ka kapag dating sa rejection, yung mga gano'ng klaseng mga bagay. Kasi dito ako natulungan yun eh, no? Kasi dati introvert talaga ako na hindi ako nag-enjoy doon sa mga ganong klaseng mga bagay. Pero kapag ikaw naman yung mismo nag-enjoy ka sa rejection, nag-enjoy ka naman sa alam mo yun, na nasanay ka na, no? Naging pusong bato ka na talaga. Yung wala ka ng pakialam kung ma-reject ka. Talagang yun yung nakasanayan mo. Stick to that. Pero kapag ikaw yung mismo mong mahihiyain ka, talagang wala doon yung strength mo, hindi ka salesperson, no? Yung ganong klaseng mga bagay, yun yung sinasuggest ko sa'yo na gumamit ka ng ganitong klaseng tool. Okay? So yun. Ngayon, paano naman kapag talagang wala kang price or sabi natin wala kang invest pagdating sa ganito? Ito yung mga ilang strategies na pwede mong gawin. Okay? Ito, nandito tayo sa Facebook ko, no? Ang pwede mong gawin, ganito. Nagsisimula ka pa lang, no? Sabihin natin gano'n. Ang pwede mong gawin, ay pwede ka gumawa ng group, no? Ng Facebook group. Tapos, pwede mong gawin na doon ka makipag-communicate. Okay? Or pwede mong gawin na yun yung gamitin mong parang pangsala sa kanila ng Facebook group mo. Okay? Sabihin natin na bigyan mo na sila ng reason para mag-join doon sa Facebook group na yun. Pero at least, yung nakakatuwa dito, gumawa sila ng action. Okay? Gumawa sila ng action para pumunta, okay? Or para pumunta dun sa group mo, para at least, diba, nasabi nila na yes, interesado ako sa ino-offer mo. Okay, pwede mong sabihin na may free video dito sa group na to. Kapag nag-join ka sa group na to, may free video ka mapapanood kung paano mo gawin yung business na to. Or sabi natin, may free video dito na makakatulong kung paano ka magpapapayat, yung ganong klaseng mga bagay, no? So, ayun lang naman. So, kapag ayaw nila mag-join dun sa group na yun, at least hindi ko mare-reject, no? Parang ganon. Okay, pero kapag napa-join mo sila doon sa group na 'yon, pwede mo silang alagaan doon. Okay, pwede ka doon magbigay ng mga pwedeng sabihin natin ng mga trainings, ng mga libreng mga tips na pwedeng mo maibigay, yung ganong klaseng mga bagay, no. So in short, para paraan lang siya. Okay? Yung ganun. Ngayon, sabihin natin, no, sabihin natin ganito nga, no, paano mo naman i-qualify, no, kapag paano kung ubos na yung ano mo, yung prospect mo, ubos na yung mga tao na mapapakitaan mo ng ganyang page, no? Ubos na talaga sila. Pwede ka naman mag-add ng friends, okay, dito sa Facebook na to. Pero yung key dito is kapag nag-add ka, okay, huwag mo sila re-recruitin agad. Okay? Huwag mo sila re-recruitin, okay? In short, gagawin mo lang, i-add mo lang sila para makita nila yung mga post mo. Ngayon, dito sa mga post mo, doon mo ilagay yung mga ano mo, yung landing page mo. Okay, doon mo ilagay yung landing page mo kung ano yung makikita nila doon sa landing page na yon. Okay? Tapos, of course, kung nagbigay sila ng email information, masasabi mong qualified sila. Okay? Kasi yun na nga, nagbigay sila ng information nila. Kaya, hindi ikaw yung pumilit sa kanila. Okay? Basta, yung key dito is yun na nga, ma-qualify mo sila. At siguraduhin mo na yun na nga na dapat sila yung mag-i-inquire sa'yo. Okay? Kasi kapag sila nag-inquire sa'yo, okay, ano ba yung business mo, yung mga ganong klase mga bagay? Interested ako yung mga ganon. Kasi kapag ikaw mismo nag-push ng product mo, lalayuan ka nila. Okay? Pero kapag sila mismo lumapit sa'yo, yun, lalo na yung qualified na yan. No? So kapag nangyari yun, pwede mong gawin is tanungin mo sila kung ano ba yung nagustuhan nila sa napanood nila, ano ba yung nagustuhan nila, bakit sila nag-opt-in, no? Ano ba yung nagustuhan nila dun sa nakita nila, no? Yung ganong klaseng mga bagay. Or sabihin natin, na ano ba yung business mo? Pwede mo na ipakita yung presentation mo. Tapos after nilang mapanood, di ba? After nilang mapanood, lang. Yun. So, after nilang mapanood, okay, after nilang mapanood, alamin mo kung ano yung nagustuhan nila dun sa napanood nila. Okay? So, ayun eh. Actually, yun na nga eh. Dahil dito sa tool na to, no, na ginagamit ko, tong landing page na to, dun ko nagagawa na sila yung mismong mag-inquire sa akin. No? Sila mismo yung gumawa ng paraan para kausapin ako. No? Saka dahil na ngayon, dahil na nga sa landing page, okay, dahil na nga nag-opt-in sila ng email, tapos minsan, ayun na nga, dahil nakuha ko yung email information nila, so nag-i-email ako sa kanila, nagpa-follow up ako sa kanila, hanggang sa magtanong na sila sa akin. Okay? So,
Ibig sabihin, yung mga tao na nakakausap ko, yung mga tao na nakakausap ko, yung mga mismo naglagay ng email information nila. So, hindi sila yung mga, alam mo yun, yung mga hindi interesado. Kasi, kailangan talaga maalis mo eh, no? Maalis mo yung mga taong yun eh, mga hindi interesado. Kailangan makabuo ka ng isang community or kailangan makabuo ka ng mga taong, alam mo yun, mga interesado lang sa ginagawa mo. Katulad din sa profile ko, naalala ko na, alam mo yun, ubus na ata yung mga, konti na lang yung family ko, yung mga friends ko na nandoon. Puro mga ano yun, puro mga taong mga interesado sa ginagawa ko. Okay? Actually, yun yung reason kung ba't ko nagagawa na marami nagko-comment, marami nagla-like yung mga ganong klase mga bagay. Kasi sila yung mga mismo nag-opt-in dun sa landing page ko. At mostly, malaking chance, sila rin yung mismo nagiging future business partners ko. Paano ko ginagawa yun? Dahil nag-opt-in sila na kapag padala ako ng mga email information, okay? Okay, nagpapadala ako ng email dun sa email, ini-email ko sila, na-i-add ako sa Facebook. Tapos sa Facebook, doon ako nagbibigay ng mga pwedeng makatulong sa kanila. Okay? So at least doon pala napuprove ko na talaga na qualified sila. So yun yung gusto kong iwan sa inyong idea dito, no? You have to qualify your prospect. Okay? You have to qualify your prospect. Kailangan, alam mo yun na isipin mo yung business mo. Isipin mo yung business mo na para na CEO ka. Alam ko, naalala ko dati tinuro yun ni Coach Edwards sa inyo, 'di ba? Na you have to treat your business as a business. In short, kailangan itrato mo yung sarili mo na CEO. Itrato mo yung sarili mo na business owner. Ngayon, kapag business owner ka, okay? Kapag business owner ka, diba, nag-i-interview ka ng mga taong, sabi natin, mag-hire ka ng employee. Kapag tinrato mo yung mga prospect mo na parang gano'n na hina-hire mo sila, tinatanong mo bakit nila gusto sumali, tinatanong mo kung ano yung reason nila, kung willing ba silang matuto, yung mga ganong klase mga bagay, no? Mas madaling makausap eh. Okay? Tapos kapag may kausap ka, no? Kapag may kausap ka, laging kailangan siguraduhin mo na mag-ask ka ng questions. Okay? Kasi kapag hindi ka nag-ask ng questions, mangyayari yung prospect mo mismo, sila yung may control sa nangyayari. I mean, sila yung may control sa conversation nyo. Okay? Kasi yun eh, no? Parang imagine mo, kapag may kausap kang prospect, para kayo nasa boxing yun eh. Para na naglalaban sa boxing. Kapag nagtanong ka, okay? Kapag nagtanong ka sa prospect mo, para ka nag-jab sa kanya, or para ka, alam mo yun, nag-haymaker, o ganun. Para ka nag-jab sa kanya eh. Okay? Para kang ganun. Tapos nangyari, kapag nagtanong siya pabalik, para kang ano eh, para kang ginawa pabalik. Parang ganun, no? So, china-challenge ka niya, no? Hinahamon ka niya. So, kailangan mapakita mo na ikaw yung CEO, ikaw yung leader dito sa business na sasalihan niya. Okay, sila, siya yung may kailangan sa'yo. Okay? Kailangan, alam mo yung mindset na yun, kailangan siya yung may kailangan sa'yo. Okay? At wala kang pakialam. Okay? Kung sumali man siya o hindi. Okay? So, kailangan ma-qualify mo siya. Kapag old school ang ginagawa mo, no? Sabihin natin, wala kang ganito. Wala kang landing page na ganito, no? Kapag wala kang landing page na ganun, yun. Okay? Kailangan i-qualify mo siya by using FORM. Okay? Kapag narinig mo sa kanya, no? Ano, sabi natin, nakita na yung business presentation nyo, pwede mong tanungin, ano ba yung nagustuhan mo dun sa business mo? I mean, ano ba yung nagustuhan mo dun? Kapag wala siya nagustuhan, huwag mo nang pilitin. Okay? Mag-aaway lang kayo. At kapag na-convince mo man yan, ito na experience ko lang, no? Yung mga tao dating kinoconvince ko, sila yung mga mismong nagreklamo sa akin, no? Sinabi, hindi naman ako kumikita dyan eh. Nangako ka sa akin, yung mga ganong klase mga bagay. No? Yung mga ganyan, wala naman akong kinita. Ganun, kala ko ba sinabi mo nakikita ako dyan, no? Yun yung isang mistake na talagang alam mo yung pinagsisisihan ko na pinilit ko yung prospect na yun. Okay? Pinilit ko siyang sumali. Okay? Kaya yun eh, yung nagsisi ako, kaya naging breakthrough idea ko din to, yung pagka-qualify. Kasi nung pinilit ko siya, nung kinundins ko siya, tapos hindi siya kumita, nireklamo niya ako ng reklamo, sakit sa ulo, kapag may mga pinapapasok akong bagong members, hinahawahan niya ng mga negative niya, no? Eh, hindi kumikita dito, yung mga ganun. So, kailangan, bago mo pa isali, no, mapaalis mo na siya. Okay? Yung ganun. Pero kapag sinabi niya, katulad na gusto niya yung presentation, sinabi niya, nagustuhan kong kitaan, yung ganyan, nagusto kong kitaan, ganyan. Tapos tanong mo sa kanya, ano ba yung reason kung bakit mo nagustuhan? Diba? Ano ba yung may tutulong nito para sa'yo? Sabi natin, kumikita na sa business na to, ano yung may tutulong yun para sa'yo? Tapos mag-share yan, no? Mag-share, kasi kailangan kong paaralin yung mga anak ko,
yung mga ganung klase. Kapag nakarinig ka ng mga ganung klaseng story, yun yung masarap kausapin. Okay? Yun yung mga masarap kausapin, yung mga madaling kausap kasi na-qualify mo siya. Okay? Pero yung mga ayaw talaga, alam mo, minsan kaya hindi ko na, katulad sinabi, wala lang, gusto ko lang ng extra income. Mga ganun. Tapos minsan na, ano ba yung may tutulong sa'yo ng extra income? Wala lang, minsan may ganun kausap. Sinasabi ko na lang minsan, sa tingin ko hindi ka para dito eh. Ganun eh. Sa tingin ko hindi para sa'yo to kasi hinahanap ko lang yung mga seryoso eh. Okay? So, minsan natanong ko, ano yung masasabi mo tungkol dito? Tapos sabi niya, seryoso naman ako dyan. Okay? Minsan ganun yung sinasabi niya. Tapos sinasabi ko na lang na, ano, okay, kung seryoso ka dito, ano ba yung may tutulong nito para sa'yo? Minsan nagsishare na siya. Pero kapag wala, alam mo yun na, kapag wala pa rin, yun, dinidisqualify ko na. Kailan, alam mo, ganun yung posture mo yun, wala kang pakialam kung sumali siya. Okay, you have to qualify. Pero kapag internet marketer ka naman, okay, kailangan gumamit ka ng tools na ganun. Okay, katulad nito nga. Okay, para mas mapadali para sa'yo. Okay, kapag sa internet ka naman, ang gawin mo na lang, kapag may ka-chat ka, papuntay mo siya sa ganitong klaseng page, katulad, may nakausap ka, ay, may gusto akong ipakita sa'yo na sa tingin ko makakatulong sa'yo, punta mo tong page na to. Kapag nag-opt-in yan, tapos nagtanong pa sa'yo, ay, napanood ko na yung presentation mo. Okay? Mga ganun. Yan, okay yan, qualified yan. Pero kapag sinabi sa'yo, ay, ayoko maglagay ng email information ko, yung ganun. Okay? Pwede mong sabihin na, yun na nga yung inyong ano, pwede sabihin natin kapag ayaw niya talaga ilagay yung email information niya dyan, okay? Mostly, dinidisqualify ko na siya kasi yun na nga, na yun yung requirement eh, yun yung requirement para makita niya. Kasi ito yung tool na to, ito yung magka-qualify sa prospect mo. Okay? So, hindi mo na kailangan gawin yung FORM na matagal na process dahil dito. Okay? Ito yung tool na sinasabi ko na pwede. Okay? So, yun. At ito yung nakakatuwa dito. Alam ko medyo pricey pa no, yung mga pinakita ko sa inyo. Dito sa GetResponse, alam ko $15 to okay, per month. Kasi ito, $25 per month. So, ganun, no? Pero ito yung nakakatuwa nga dito dahil sa team natin, okay? Sa future, magkakaroon ng very affordable no, na makakatulong din sa inyo. Yun yung reason nga kung bakit din namin ginagawin para mas mapadali pa para sa iyo. So, yun yung ano eh, alam mo yun, nakaka-excite lang mangyari, no? Yung new generation of marketers, alam mo yun, alam, magagamit na nila yung mga ganitong klaseng tool. Okay? Kapag ikaw yung talagang hanggang ngayon na frustrated ka pa rin dahil nagagawa mo pa rin yung mga old school na ginagawa, okay? Talagang alam mo yun na hindi mo pa alam paano gamitin itong mga bagay na to. Yun yung nakaka-excite dito, no? So maghintay ka lang, mangyayari din yun. Pero hanggang sa wala pa yung tools na yun, yung mga pwede kong i-recommend sa'yo. Okay? Sa GetResponse, free siya. Pwede ka na mag-try agad doon, no? So, pwede mo na siguro ako i-message, may training ako paano gawin yon. Okay? Na pwede mong, para magamit mo na as soon as possible, no? Itatrain ko, ituturo ko din sa'yo paano ka gagawa doon at paano mo rin siya gagamitin. Okay? Kasi kapag tinuro ko sa inyo dito, tatagal tayo, no? Baka alas 12, hindi pa tayo tapos, no? So, yun yun, no? Yun yung gusto ko iiwan sa inyo, no? Kailangan nyo i-qualify. Okay? Kailangan nyo siya i-qualify. Nangyayari siya sa pagiging employee. Okay? Kung kinuwento ko sa inyo dati ng pagiging teacher ko, nagka-qualify din ako ng mga estudyante para mas mapadali. Okay? Mas mapadali yung task. Okay? Hindi ko lahat sila inuutusan. Hindi yung ganun. Ang hirap, in short. No? Kailangan sa business natin ganun din eh. Magka-qualify ka ng mga future business partners mo. At kapag naramdaman nila, okay? Kapag naramdaman nila no, na nagka-qualify ka, nararamdaman nila na wala kang pakialam kung sumali siya o hindi sa ano mo, sa business mo, okay? Mas magiging ano mo yun, mas magiging powerful ka, okay? Mas magte-take action sila. Okay? Kasi yun yung kailangan mong maramdam, yun yung kailangan maramdaman ng prospect mo. At mismo ito rin yung mismong idea na ginagawa ko hanggang ngayon, okay? Na nas nagiging stress free, okay, para sa business ko. Kasi yun na nga. Yun yung nagpapadali para sa akin, hindi katulad dati, no? Lagi ako nare-reject yung ganong klase mga bagay. So, dahil dito sa tool na to, mas dumali para sa akin. So, I hope na marami kayong napulot doon. At kapag may questions kayo, no, tungkol dito, baka pwede ko masagot ko yung mga questions nyo. So, feel free to leave questions sa comment box natin. Okay? So, yun yung key idea na gusto ko iwan sa inyo dito sa webinar na to na you have to qualify your prospect.
Kailangan mo siya i-qualify talaga. Okay? Yan, si Nats, may questions. Ano po ang limitations? Ano ang limitation sa paggamit ng form strategy? Up to what level ng personal information dapat tanungin? Kailangan dapat gamitin ng form? Thanks po sa sagot. Basically, yung form strategy, nung dati ko pang ginagawa yun, nung bago ko pa natutunan itong landing page. Pero nung natutunan ko na itong landing page, okay, di na eh, pinapasubscribe ko na sila dun eh. Okay, para ma-prove ko talaga na qualified siya. Tapos, ginagawa ko, pagka subscribe na doon, nag-email ako, papunta doon sa business ko. Okay, na ginagawa. After na naman yung business presentation, yun na. Okay, sinisigurado ako na sila yung mag-inquire sa akin. Okay, yun yung isang idea doon, no? Para magawa mong, ano, para magawa mo talagang qualified siya. Pero sa form strategy, pagdating sa personal information, at least malaman mo lang yung need talaga, no? Yung emotion niya. Okay? Katulad dito no sa personal information, kailangan malaman mo nung ano eh. Kailangan malaman ni emotion niya no, yung sabihin natin yung talagang tunay na problema niya, katulad nagano ka ng business no, nagano ka ng income opportunity. Kailangan malaman mo ano bakit aning reason no, aning reason kung bakit nila gusto 'yon. Ano yung may tutulong ng business opportunity? Parang ganun yung i-share niya na yun na may kailangan siyang paaralin. Okay, may sabihin natin may alam mo yung pag nakausap may madrama talaga. Okay, ang dami niyang problema talaga, ang dami niyang utang, yung ganung klase ng mga bagay. Pero kapag nararamdaman mo na ayaw niya talaga sagutin maigi, minsan wala na, dinidisqualify ko na yun eh. Okay? Yun, your deepest why. Nats yun. Yun eh. Pwede mong tanongin, bakit mo ba? Bakit ka ba naging interesado dito sa business na to? Okay? Yung parang ganun. Okay? Kapag... Okay. F-O-R-M. Yun. Yung deepest why mo, no? Yung ganun eh. Kailangan mo malaman yung ganung klase mga bagay. Pero pagdating sa F-O-R-M, ayun eh. Sabi natin, nagtanong ka tungkol sa business niya, no? I mean, nagtanong ka tungkol sa trabaho niya. Pwede mong sabihin na ano, kamusta ka na sa trabaho mo? Yung ganun. Tapos okay lang, ganyan, ganito. Tatanong niya, okay naman. Masaya ka naman dyan sa trabaho mo. Tapos minsan sabihin niya, hindi nga, sa totoo lang, gusto ko na mag-resign eh. Pwede kang magtanong, bakit? Bakit gusto mag-resign? Hindi nga, kasi maliit yung kinikita ko, yung ganun. Tapos, minsan ganun yun eh, no? Maliit yung kinikita ko, kailangan kong marami pa kasi sinusuportahan, yung ganun eh. Tapos, minsan, kapag sinabi na yun, naraman mo yun, no? Actually, mayroon akong ginagawa dito sa internet na pwedeng makatulong dyan sa ginagawa mo or parang ganun, okay? After ko yung ginagawa yun, okay, dun ko pinapakita yung, ano, yung landing page ko, okay? Pero ngayon kasi, more on Facebook ads na ako, eh. Yun yung dati pa, no? Tagal na yun, eh. Pero nag-Facebook ads na ako, okay? Kaya mas marami pa akong nakukuha mga prospect, yung ganun. Si friend, may question, may problem ba sa network mo, coach? What do you mean may problem sa network, bro? Ano yun, yung parang grupo ba? Yung ganun? Si David, may question. Pag i-interview ako ng mga prospect, ano dapat nang sisimulan ko po na tanongin? Yun yun eh. Kailangan kamustay mo muna siya. Okay? Kailangan kamustahin mo muna siya tungkol yun eh, F-O-R-M, family, occupation, recreation, no? Una, family, kamusta ka naman sa pamilya mo, yung ganun, or kamustahin mo siya. Pero, yung purpose dito, no, hindi talaga recruitin siya, okay? Kasi yun nga, medyo, totoo lang, hindi talaga maganda yung ganung klaseng, ano eh, hindi talaga maganda yung ganung klaseng approach. Alam mo yun, yung alam mo yun ka, kamustay mo siya parang recruitin. Yung kailangan dito, yung approach mo is, kailangan malaman mo kapag meron siyang problema na meron ka masusolusyonan. Okay? Kasi kapag ginagawa mo is, kakamustay mo siya para lang i-recruit, yung mga ganong klase mga bagay. Katulad, kapag ganun yung goal mo, mangyayari dyan, kahit wala siyang problema, kukulitin mo at pipilitin mo at pipilitin. At yun yung madalas na nangyayari sa mga marketers, no? Kaya nangyayari na alam mo yun, na burn out sila. Pero kapag nag-focus ka na maghanap ng problema niya, okay? Kapag nag-focus ka na halapin yung problema niya, okay? Doon ka ano eh.
doon, sabi natin na, yun, magiging mas stress-free siya. I mean, stress-free yung trabaho mo kasi at least, di ba, hinahanap mo yung problema. Kasi kapag nalaman mo wala siyang problema, wag mo na kulitin. Okay? Yun, sabi ni Che, mamweras ang magpa-join. Okay, yun yung mahirap gawin. I mean, mahirap kasi kapag mamweras ang magpa-join, yung pagpwersahin mo. Kapag hindi kumita yan, may nag-promise ka, kinonvince mo siya, paano kapag hindi ang kumita? Babalik at babalik talaga sa iyo 'yan eh, no? Ganun eh. Kailangan siya yung mismong i-convince niya yung sarili niya na mag-join. Mag-convince niya yung sarili niya na bumili ng products mo. Okay? Ayun, sabi ni Jomar, Coach, parehas lang ba purpose ng landing page sa lead capture page o squeeze page? Oo. Oo, Jomar, parehas lang 'yun. Parehas lang 'yun, no? Iniiba-iba lang kasi ng mga marketer, no? Pag sinabi kasing landing page, yun yung mga taong, I mean, doon magla-land yung mga tao. Okay? Yun lang yun eh. Kung bakit nila ginaganon, no? Pinapa-fancy na yung word. Lead capture page kasi kina-capture mo yung mga lead na yun. Kina-capture mo yung mga prospect na yun para masabi mong qualified sila. Squeeze page, bakit nila tinawag na squeeze page yun? Kasi ang ginagawa ay pag yung tao nandoon, sinisqueeze nila yung information, no? Pinipilit nila yung tao na magbigay ng information nila. Okay? Pero kapag ayaw nila bigay information nila, at least alam mo na unqualified yun. No? So yun lang, pare-parehas lang siya, in short. Okay. Si Miko, Sir, paano po ba man namin ma-access yung training sa Get Response Tank? Sige, ganito. Ano nga ba? I-message na lang sa Facebook, no? Kung paano, kung ganun. Kung member ka sa mga members ng ano ng IM, sige. Sa mga members ng IM, i-upload ko na lang sa group natin. Okay? I-upload ko sa group natin yung training na yun kung paano ka makagawa. Okay? Tapos kapag non-member ka naman, i-add mo na lang ako sa Facebook, i-search mo na Raymond Gerald Tabake. Ayun, i-message ko na lang sa iyo kasama makikita yung training na yun. Okay. Ngayon, wag kang maglala, hindi ko bibigay yung ano yung squeeze page ko. Talagang training siya na ibibigay ko sa iyo. Okay? So ikaw na bahala kung gagamitin mo siya o hindi. Okay? Si Ad, Sir Tabake, ano po gagawin kung wala ka resulta kay todo effort kang mag-post sa Facebook group? Tsaka madali lang po ba gumawa ng ganyan saka makakaalala po ng pag-asa? Okay. So, si Ad, no, gawin kong pag-post ka ng post sa Facebook group, tapos wala pa rin, depende kung paano mo magagawa yun. Kasi minsan, may mga tao naman na nagkakaroon ng resulta, no, pagdating sa ganyan, sa pagpo-post ng Facebook group. Pag hindi nag-work yan sa'yo, baka it's time na para gumamit ka ng ibang strategy. Okay? Sabi natin, Facebook group ka talaga, Facebook group posting ka talaga, baka nakita ng mga tao na, diba kapag nag-Facebook group post ka, nakikita ng mga tao yung pangalan mo dun sa lower left, diba, ng Facebook. Baka kasi masyado sila nasanay na nung ganun. Okay? Na wala lang, parang naging noise na lang yung nangyayari. So, pwede ka gumawa ng ibang strategy. Pwede ka mag-Facebook ads, pwedeng ganun. Or pwede mong gawin, katulad, post ka naman ng video. Okay? Or pwede mong baguhin naman yung strategy mo. Okay? So, ganun yun eh, no? Kapag hindi na nag-work yung strategy, it's time na baguhin mo siya. Okay? Yun yung ano eh. Actually, hanggang ngayon, may mga Facebook ads din ako na hindi nag-work, tapos tinetest ko lang talaga siya. Okay. Paano ko sila mapapa-follow up? Ayun, si Norberto, no, may question. Paano ko po sila mapapa-follow up? Ito yung isang idea na pwedeng gawin. Kapag internet marketer ka na, no, kung alam mo na itong mga tools na to, of course, sa autoresponder mo gawin. Okay? Pero kapag sabi natin, baguhan ka talaga, no, sabi natin gano'n, ito yung nakakatuwa dito. Ito, pakita ko sa inyo paano ako nagka-follow up. Okay? So, ang ginagawa ko, diba gumagamit ako nito ng lead capture page. Kapag nakuha ko ng email information nila, nagpapadala ako ng email gamit tong autoresponder ko. Okay? So, nagpapadala, hey, kamusta ka na? Ako nga pala si Raymond Tabake. May automatic na email. Okay?
Tapos gagawin ko, pwede mo ko i-add dito sa Facebook ko para lalo mo pa ako, para dahil may mga naibibigay pa ako mga training doon. Tapos nangyayari, ang ginagawa ko, hindi ako nagpa-follow up masyado sa email. I mean, oh, nagpa-follow up ako, pero mostly dito ako nagiging aggressive mag-follow up dito sa profile ko. Once na in-add nila ako, yung mga pinapost ko sa profile ko, yun yung mga training na matututunan nila, yung mga ano, yung mga sabihin natin, yung mga, yun, yung mga training, mga blog post, yung mga ginagawa ko sa ano, sa business ko. So, ayan, tapos nagagawa akong maging, ano siya, maging viral siya, ayan, nagiging 33 likes. Kasi itong mga taong ito, no, madalas yung mga taong nandito, sila yung mga mismong nag-landing page sa akin, nagbigay ng email information sa akin. Kaya nakita ko talaga, na-qualified talaga itong mga taong ito. Okay? So yan, kaya may kita, nagko-comment talaga sila. Yan, may mga nag-share. Okay? So dito ako nagpa-follow up mostly sa Facebook. Kasi yung mga taong yon minsan hindi nila masyado binubuksan yung email email nila, pero dito sa Facebook, alam ko lagi sila nakatambay sa Facebook. Okay? Tapos ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng reason para tumambay din sila lagi dito sa profile ko by giving value, no? By giving training, by giving yung gano'n, yung mga nagiging resulta ko sa business ko, tapos nagbibigay ako ng training, yung mga gano'n na makakatulong sa kanila. So dito ako basically nagpa-follow up hanggang sa mag-inquire na sila. Minsan sinasabi nila, Raymond, nakikita ko yung mga post mo sa profile. Ano, paano ba yung ginagawa mo? Paano ba sumali dyan? Yung mga gano'n, no? Kasi lagi nila nakikita. Okay? So gano'n. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi effective yung email, ha? Effective din siya. Pero gano'n ko ginagawa yung business ko. Okay? Kasi mostly, alam ko, madalas nakatambay yung mga tao sa Facebook at saka yun. At alam nila, no, kapag dito sa profile ko, nagbibigay talaga ako ng training. Hindi ako yung, alam mo yun, yung parang karaniwan na marketer na benta lang ng benta. Kung makikita nyo na maigi, wala masyado kong tungkol sa product dito. Puro mga blog, puro mga video, okay? Puro mga post na sa tingin ko magugustuhan nila. Okay? Yan, Facebook Live. Diyan ako nagpa-follow up, in short. No? Diyan ako nakikipag-communicate, diyan ako nagbibuild ng rapport sa mga sa mga prospect ko. Yan. Okay? So mostly mga blog post ng mga sinishare ko, no? Mga ganun. Hindi na ako masyado, actually hindi na ako nagfi-Facebook group post eh, no? Dito na talaga ako nagbi-build ng rapport. Ito na yung parang sabihin ko, ito na yung parang Facebook group ko. Parang sarili ko ng group, parang ito na yung platform ko. Okay? Dito ko nakinolekta yung mga prospect ko. Katulad dito, ito. Meron akong 3,600 na friends. Okay? Karamihan dyan, 10% lang dyan yung mga kaibigan kakilala ko. No? Karamihan dyan, mga qualified na mga gustong kumita online, mga network marketer, mga internet marketer. No? Yung mga ganun. Siguro mga future business partners ko. No? Pero yung ginagawa ko, hindi ko lahat sila mini-message, no? Join me. Yung ganun. Yung ginagawa ko, gumagawa ko ng action para ma-interest sila sa akin, para makuha yung attention nila by giving value, by engaging, nakikipag-engage ako lagi sa social media para makilala pa nila ako. Yung ganun, no? Pero, to keep the story short, lahat sila ay nanggagaling dito. Sinisigurado ko na qualified itong mga taong to, hindi mga negative. Kasi kapag negative yan, okay, hindi na sila maglalagay dito. Tapos kapag nag-email ako, nag-add nila ako doon ako nagbibuild ng rapport. Tapos post ako ng post na nakakatulong sa kanila hanggang sa maging curious na sila sa ginagawa ko. Tapos yun na, okay? Kaya masasabi ko na qualified talaga kasi una, sila yung nag-inquire sa akin. So ganun. Ganun yung strategy na ginagawa ko. So yun. May strategy pa. Meron pa ba? Question. Si Francis, no? Huwag kayo mag-post sa Facebook group kasi lahat ng member ng group ay nagpo-post din sila ng mga products sila gumawa kayo na sarili niyong FB group. Tama yan. Actually, agree ako sa sinabi ni Francis, no? Sa panahon ngayon, ha, ito na rin napansin ko eh. Pero opinion lang to. Kasi may mga ibang mga tao na kumikita rin ng malaki gamit yung Facebook group. Kaya hindi ko masasabi na talagang totoong-totoo to, no? Pero ito rin yung nakikita ko sa observation kasi. Yung mga nasa Facebook group, parang nag-ano sila eh, nagko-compete talaga sila na makita yung product nila, yung ganong klaseng mga bagay. So, nangyayari,
ayun, okay? So, nangyayari na, alam mo yun, na parang, parang sabihin natin na gano'n, na parang nagko-compete lang kayo doon. Pero kapag sarili mong FB group yon, kapag sinarili mo yon, ikaw lang lagi nila nakikita, tapos may kita nila na alam na ikaw yung leader doon, basta, galing, basta lagyan mo lang ng rules yung group mo. Kasi the worst thing na pwede mangyari sa group mo ay parang maging ganun din, no? Parang natural na, parang isang normal na group na lang. Medyo baguhin mo siya, okay? Para mapagkatiwalaan kanila. Para maiba mo siya, okay? Si Paul daw, yung mga YouTube videos mo pwede rin i-share sa prospect namin, right? Yes, Paul, pwede. Basta na sa YouTube videos, tapos public siya, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede mo i-share yan, okay? Pwede mo rin lagay sa vlog mo. Mylene, paano mo sasabi, coach, na naging effective yung Facebook ad mo? Like sa clicks to website, ilang percent ba dapat na mag-click? Results para masabi mo na naging effective ang ad mo. Actually, ibang topic to, Mylene, pero ito yung pwede ko share sa inyo. Siguraduhin mo na one, at least 1% na nag-click, no? Sabihin natin na sa 100 na reach ng Facebook ad mo, 100 na nakakita ng Facebook ad mo, at least isa mag-click. Ganun, no? So, katulad, naka 200 reach ka na, at least dalawa mag-click. Sabihin natin, alam ko yung formula doon, yung mag, ilan nag-click divided by sa tao na nag-reach mo. So, katulad, 2 divided by 200. So, siguro 1% yun. Ganun. Parang ganun, no? At least 1%. 1% ba? 10%? Medyo nalilito pa ako sa math, sa totoo lang. Pero at least ganun, no? Yun yung ibig ko sabihin, no? 100 per 100 na reach, at least isa doon mag-click. Sa 200 na nag-reach, at least dalawa. Sa 300 na nag-reach, tatlo. Okay? Sa 1,000 na reach, at least siguro 10. Ganun, no? So may questions pa ba? So, si Norberto, meron na po akong mga affiliate link. Paano ko po ba makukuha sila lahat yung mga nag-enter ng kanilang email? Norberto, kapag member ka ng IM, makikita mo naman yung ano, 'di ba? Yung email doon sa baba, 'di ba? Sa my business links, makikita mo yung email nila doon, 'di ba? 'Yun, okay? Doon mo makikita yung mga email. Tapos doon pwede mong siguro kapag wala kang autoresponder talaga, pwede mong imano-mano sa email. Yun talaga, no? Kapag wala kang tool, di ba? Kailangan mo talaga imano-mano. Yung pinagkaiba nyo. Okay? Diyan na ba siya, no? Si Coach Ed? Kasi baka masyado nang matagal itong ano natin webinar. Okay? So, I hope, ano, kung may questions pa kayo, no, tungkol sa qualifying, okay, yun yung pwede kong ma-share sa inyo ngayon kung paano nyo magagawa yun na makaalis dun sa ganong klaseng stage. No? Si Kate, may question. Eh, sir, paano po kung di naman sila nag-click sa website ko pero nag-click naman sila sa post ko na nakalink naman sa website? It means effective na ba yun? Okay. So, kapag ganyan, Kate, kapag ganun, Kate, baka pwede, baka, kasi kapag, sabihin natin kapag ganyan, paano nga ba kapag ganyan? Kapag ganyan nangyayari sa'yo, Kate, baka pwedeng, baka kailangan mong baguhin yung, kailangan mo siguro baguhin yung post mo, in short, no? Katulad, nag-Facebook group post ka, no? Yung parang ganun. Tapos wala talaga, nagkiklik naman, nagla-like sila, pero wala nagkiklik sa website link mo. Baka, may kulang siguro sa call to action mo, parang ganon, or baka may mga words ka na kailangan na baguhin para lalo silang engganyuhin, mainganyo dun sa pag-click, dun sa post mo. Talagang test eh, no? Kailangan i-test mo talaga eh, no? Kung pag ganon, kaya yun yung gumagamit tayo ng mga bit.ly, diba? Para malaman mo kapag effective yung post mo, diba? Yun yung reason doon. Si Mylene, may question, saan ba mas effective may pag-engage sa fan page or sa personal profile? Ayan, good question yan, Mylene, no? Para sa akin, ha, nag-work sa akin, mas engaging sa profile.
Pero yung problema lang kasi sa profile, may disadvantage siya. Okay? Ang disadvantage ng profile, hanggang 5,000 friends lang ang pwede mag-add sa'yo. Napupuno siya. Pero pag sa fan page, ang laki ng reach, no? More than 5,000 pwede mangyari. Okay? So, ganun. Pero kapag dating sa ano, sa fan page, ayun nga, more than 5,000. So, ako kasi, nakikita ko lang kasi sa mga top internet entrepreneurs, kinagamit din naman nila yung profile nila eh. Okay? Kasi meron namang follow button. Baka no? Baka ganun. Kasi sa totoo lang, hanggang ngayon naman inaaral ko pa tong industriya na to. Pero most of the marketers, sinasuggest pa rin nila is fan page. No? Fan page pa rin. Pero pagdating sa engagement, mas engaging talaga ang profile. Okay? So yun. Ayan, sabi ni Mark, change your post, lalo na yung headlines and description ng post mo or your wording na ginagamit pa sinalagay sa post mo. Walang inquiry natatanggap, no? Pag ganyan nangyayari, pag walang inquiry na natatanggap, pwede rin sa post mo, eh. Depende, no? Pag sa IM, pag IM ang ginagamit mo, feeling ko naman magkakaroon siya kasi converting naman eh. Magandang converting very well naman yung sales presentation natin eh. Okay? Pero kapag ganyan kasi, sabi natin hindi ka member ng IM, i-check mo nang maigi yung sales presentation nyo, no, sa baka mamaya may kailangan ng i-tweak, no? Baka hindi siya convincing or pwedeng mangyari na baka hindi maganda yung interest or hindi targeted talaga yung interest na ginawa mo sa Facebook ads mo. Okay? Or hindi sila, alam mo yung interest baka hindi targeted. Parang ganun. Pwede mong baguhin doon sa mga taong nare-reach mo. Ayun, sabi ni Mark, kapag puno na, pwede naman sila mag-follow. Ayan. Pwede naman yun. No? Testing talaga, guys. Eh. Testing talaga. Test talaga. Yung masasabi ko, wala akong masabing perfect talaga eh. Kasi dati, naalala ko, dati meron sa amin nag-share kung ano yung ginagawa niya. Sinusubukan ngayon, hindi na siya nag-work. Okay, parang ganun. Kailangan baguhin talaga. Okay. So yun, dyan na si Coach Ed. Diyan ka na ba, pre? Okay. Any questions ba? Oh. Parang koneho ah. Tumatalon. Yes! Andito na ako. Hi, good evening. Good evening. Medyo na late lang. Namalengke kasi ako eh. Special ah. Alas 9 na. Alas 10 na mamalengke. Okay. Ayos, ayos. Ayan. Sige. Ayan. Okay, siguro yun. Kita-kits ulit, bukas. Same time. Same link. Ayan, may question na. Okay. Yung affiliate link ko po, kasi once pag nag-enter sila ng email, hindi ko nakikita kung sino-sino ang mga nag-visit. Kaya gusto ko po talaga pa nag-click doon sa squeeze page, makikita ko. Sa ano ba yan, Norberto? Sa IM account mo ba yan? Kasi yung ano, na-enter sila, makikita mo yung email nila dun sa business link mo eh, no? Email nila, makikita ko sino-sino mga nag-visit. Pagdating dyan, actually yun yung isa sa pinaka struggle talaga no, ng mga marketers. Actually hanggang kami, kahit kami nagsa-struggle kami diyan yung pagta-track. Okay, kailangan malaman mo saan ang gagaling eh, no, yung mga taong bumibisita sa landing page mo. Kailangan malaman mo talaga siya. Kung paano mo magagawa 'yon, pwede ka gumamit ng mga Bitly, yung mga ganun. Tapos alam ko sa Bitly parang meron na ata silang tracker kung saan manggagaling ata, katulad Facebook, YouTube. Ewan ko lang. Hindi kasi ako gumagamit 'yon. Pero para makita mo email information nila, kapag may autoresponder ka, makikita mo yung email nila eh. Makikita mo doon kung ano yung pangalan nila, kung ano yung pina-ask mo sa kanila. Okay?
yung ganun. Pero pag IM member ka naman, Norberto, kita mo sa business tab natin. Okay, makikita mo dun yung email information nila. Okay? So, yun. Yes. Good. Member yata si, member na si ano, no? Si Norberto. Ay, si Norberto pala ito eh. Okay. Ano yun? Partner, no? Maganda, siyempre, aware ka na rin sa, ano, sa bago natin magiging products. Sa magiging products natin, you can do just that. No, magagawa mo yun, matrack mo kung sino yung kung sino yung mga taong nagbibisit, kung gaano kadami, etc. So ito, for example, pakita ko sa iyo. Ang tawag dito, Google Analytics. Yan. So yan, nakikita mo zero, no? Zero right now. So ngayon, pupuntahan natin yung isang example site na ginawa ko. Tingnan natin kung matatrack natin, ha? Okay. Yeah. Wow, lumabas. Galing, no? Wait lang, wait. Ayan, basically, makikita mo na may isang visitor. Live visitor yan, no? Dito yan. Diyan yan sa bago nating product, no, doon sa Rocket Pages. Basically doon, pwede mo ma-monitor. Pwede kang pwede mo ma-monitor yung mga tao kung may mga taong nagbi-visit, kung gaano sila kadami, etc. Kasi itong sa Rocket Pages, ang maganda dito, pwede mong lagyan ng ano ng tracking code dito. Ito for example, ay hindi pala ito 'yun. Sorry. Ito yata. Ito. Ayan. Basically, yan, nilagyan ko lang siya ng tracking code from Google Analytics. Tapos nalaman ko na may nagbibisit na pala dun. Okay? So yan, makikita mo dyan. Very specific, no? Pag gumamit ka nitong Google Analytics, and ituturo din natin to, no, sa mga future training, makikita mo lahat ng mga tao. For example, dito, sabihin natin dito sa edwardreformina.com, ito lumang website ko na to. So makikita mo diyan na mga kung gaano kadami yung mga nagbi-visit, etc., no? So makikita mo kung for example dito, meron ng 36,380 visitors, andiyan, makikita mo, no? 100,000 page views, makikita mo siya. Okay? So yan, makikita mo lahat. Sumuntik na niyan, yan, makikita mo yung graphs kung gano'ng kadami. Sabihin natin ito, monthly. Yan, makikita mo na may 1,500, etc. So yan, magagawa mo yan dun sa bago nating product na ilalabas this September. Okay, so this September, pag nilabas na natin yung product na yun, matatrack mo na. No? Hi, Rafael. Good PM din, no? So, welcome sa ating webinar. First time niya daw. Yep. Okay. Congratulations dahil I hope hindi lang ito yung... Kung ito yung first time mo, sana, I hope na hindi ito yung last time. Dapat araw-araw, no? So, kung first time mo ngayon, kailangan meron niyang palakpak. Di ba? But ayaw. Ayaw eh. Yari yun, welcome, no? Welcome sa ating webinar. So, I hope araw-araw ka umatin sa ating yan, di ba? I hope araw-araw ka umatin, no? Yan. So, yun lang. Siguro, kung wala na kayong questions kay Coach Raymond, magkita-kita ulit tayo bukas, same time, same link, no, sa ating daily live training webinar. So, bro, Coach Raymond, meron ka bang
last message na gustong sabihin sa ating mga attendees? Okay, okay. So thank you, no? Thank you sa pag-attend dito. And hopefully, no, yun yung gusto ko sana maiwan sa inyong idea, no? You have to qualify your prospects. Kailangan, mahalaga talaga yan sa business natin. Mas magiging ano eh, madali talaga siya kapag kina-qualify mo. Mahirap kasing pilitin na naman yung prospect na, na ayaw naman, di ba? Tapos kukulit-kulitin mo. Kailangan, you have to be in control yun by qualifying that prospect. So yun. So hopefully, kita-kits ulit tayo bukas sa webinar. Bye guys, thank you so much. And by the way, kung mayroon pang ano, gustong humabol sa ating breakthrough event, mayroong ilang tickets na lang na natitira, no? I think mga nasa 10 plus tickets na lang yon. Pero pwede pa kayong humabol. Punta lang kayo dito sa link na ipoprovide ko sa inyo, no? So sa mga gustong humabol, para sa August 27 breakthrough event natin, punta lang kayo dyan. And mag-celebrate tayo on August 27, doon tayo magkikita-kita, mag-networking, mag-uusap, mag-coconnect, mag-video-video, mag-selfie-selfie, mag-tuturuan, at magbibigay ng value, mag-exchange yan ng mga knowledge dyan sa breakthrough event natin yung gagawin. So, sa mga gusto pang humabol, click nyo lang yung link na yan, and we hope to see you there. So, bye-bye, and magandang gabi sa inyo lahat. Coach Raymond, thank you so much.